everyone, welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new product review, and today we're going to review this locally trending na sunscreen, and that is, yes, alam nyo na, the Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen. Sobrang dami ko nang nakitang videos, reviews, testimonials dito sa sunscreen na to, hindi lang sa TikTok kundi sa iba't iba pang mga social media platforms. But what intrigued me the most dito sa sunscreen na to ay yung affordable price tag niya. Sobrang ganda ng feedback sa kanya, ang dami daw niyang magandang effects, benefits, pero ang affordable niya. I mean, 190 pesos for 50 grams, sobrang mura na nun. So of course, I had to get it. Pero syempre, kagaya din ng ibang mga consumers, meron din akong doubts or thoughts na, ang mura niya, maganda pero ang mura, parang too good to be true yata. Kaya syempre, nag-research ako about it. So, if you are like me na marites at curious at naiintriga sa ganitong klase ng mga product, at kung gusto niyo lang malaman kung ano-ano yung ingredients niya at safe ba talaga gamitin itong product na to, then please keep on watching. Bago ang lahat, disclaimer lang po na hindi ako expert, okay? Ako ay isang beauty content creator at isang normal consumer kagaya ninyo na mahilig lang talagang mag-research sa mga products na binibili at ginagamit nila. So this is the Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen, and it comes in this aesthetic jar or bottle na to, color pink siya. And honestly, yung packaging niya, it reminds me of the Happy Skin Invisible Sun Gel Primer ba yun? But I haven't used that though, so I can't really compare. This is proudly made in the Philippines. So this one bottle or this one jar, ano ba siya? Jar o bottle ba? Hindi ko alam. But anyway, this contains 50 grams of the product, which is kinatutuwa and at the same time, kinapagtataka ng ibang mga skeptics katulad ko kung bakit yung content niya kasing dami ng ibang mga typical sunscreens na nakikita natin sa beauty market na medyo may kamahalan, pero ito, ganun din siya karami. Pero it's very affordable at only 190 pesos nga. And to be very honest with you, hindi ko masasagot para sa inyo kung bakit ganun siya kamura. Una sa lahat, hindi naman natin alam yung proseso kung paano ginawa itong product na to, kung paano siya dinevelop, ano ba yung mga pinagdaanan niya, kung magkano yung mga materials niya, yung mga ganung bagay. So, hindi natin masasagot yan. So, kung curious kayo kung bakit ang mura niya, kung okay ba talagang gamitin itong sunscreen na to, eh mag-research na lang kayo tungkol sa ingredients niya, especially alamin ninyo kung nakaregister ba siya sa FDA. So, I looked them up sa FDA Philippines website and nakita ko na yung Fairy Skin na company or brand, they are licensed to operate. So, legit talaga sila. And then, this particular product na premium brightening sunscreen nila, it is already registered and notified ng FDA. You can check it yourself. Ilalagay ko yung link ng FDA portal or FDA website sa info box below. By the way, yung nare-recommend na paraan kung paano daw ilagay or gamitin itong sunscreen na to ay yung two-finger or three-finger method. Tapos, yung lahat ng yun yung ilalagay mo sa face mo. Pero ako, hindi ko yung sinusunod. Pero kapag ka naglagay ako, talagang marami, generous amount talaga sa face ko, sa neck ko, and even sa ears ko. So, dito na tayo sa claims and benefits nitong product na to. Parang insurance yung pinag-uusapan natin eh, no? Claims and benefits. Anyway, according to Fairy Skin, this is not your ordinary sunscreen because it is more than just about sun protection daw. So, una, as you can see, kitang-kita nyo sa harapan pa lang, nakalagay na dyan na meron siyang SPF 50 PA++++, and according to them, broad spectrum na siya. Meaning, may protection ka na against both UVA and UVB rays. Diba ang sabi, meron siyang SPF 50, pero it was also SPF tested under, tignan ko lang yung notes ko ah, under Daiso Ultraviolet Transmittance Analyzer, at lumabas dun sa test na yon na na-reach nitong product na to ang SPF 71 rating daw. So, hindi lang pala siya SPF 50, SPF 71 siya. So, pasok na pasok talaga yung SPF rating niya kasi ang nire-recommend talaga ng mga dermatologist na level ng SPF na dapat ginagamit ninyo ay at least SPF 30. Next, meron daw siyang apat na UV filters at mamaya natin pag-uusapan yan. They also claim that this sunscreen is lightweight and non-sticky, perfect for all skin type, soothing and contains calming properties. Meron din daw siyang instant tone-up effect pero wala siyang white cast. Also, nagbibigay din daw siya ng Korean glass skin effect. Meron din daw siyang hydrating benefits at intense
whitening daw itong sunscreen na to. And last but not the least, it's affordable. So yung other claims nila is fragrance-free, paraben-free, cruelty-free, safe for lactating mommies, safe for pregnant mommies, and safe for teenagers. Pero alam nyo, meron akong mga questions regarding dun sa claims nitong Fairy Skin sa sunscreen na to. Pero mamaya na yon, i-share ko muna sa inyo kung ano yung ingredients niya at kung ano yung mga na-research ko sa kanila. So sabi ni Fairy Skin, itong premium brightening sunscreen nila ay hybrid sunscreen. Bakit? Kasi pareho siyang merong chemical and physical filters. So I'm sure madalas nyong marinig sa mga sunscreen yung ito chemical sunscreen to, o ito physical sunscreen yan, ganyan. So ano bang pinagkaiba ng chemical tsaka ng physical sunscreen? So yung chemical sunscreen, na-absorb siya ng skin natin, tapos ina-absorb niya yung UV rays. And then kapag na-absorb niya yon, tiniturn niya into heat yung UV rays na yon, and then our body will just release that. Yung physical sunscreen naman, also known as mineral sunscreen, it just sits on top of your skin daw. Nandyan lang siya sa ibabaw ng skin natin, hindi siya na-absorb. At ang ginagawa naman niya, it reflects away or parang binabounce back niya yung UV rays na tumatama sa atin. So para daw silang mga mini payong na nasa ibabaw ng balat natin. So yung physical sunscreen, ito yung tipong usually thicker in consistency, tsaka usually meron siyang white cast kasi nga nasa ibabaw lang siya ng skin natin, hindi siya na-absorb. Diba sabi ko sa inyo kanina, meron daw siyang 4 UV filters, ito pag-aralan na natin. By the way, itong mga information na i-share ko sa inyo, most of them ay nakuha ko sa INCI Decoder website. At ang sabi dito, ang INCI is a personal care product council na nag-a-identify ng mga ingredients ng cosmetics. So yung unang UV filter nitong product na to ay yung tinatawag nating titanium dioxide. Yung ingredient na yan, pati yung ingredient na zinc oxide, sila daw yung main ingredients ng isang physical sunscreen. So yung titanium dioxide, meron na daw siyang broad spectrum coverage and it is highly stable. Yung protection daw niya, malayo yung range na nararating. At isa pa, it has a great safety profile. So non-irritating daw si titanium dioxide and it is free from any health concern. In fact, according to FDA, titanium dioxide is generally recognized as safe and effective. So the next UV filter ay yung tinatawag na butyl methoxydibenzoyl methane. Hindi ko alam kung tama yung pagbanggit ko sa kanya, pero itong ingredient daw na to ay tinatawag din na avobenzone. So yung avobenzone na lang yung gagamitin kong term kasi dayang hirap banggitin ng isa. Actually, yung avobenzone, hindi ko rin alam kung tama yung pagbanggit ko. So please correct me kung paano yung tamang pagpronounce sa kanya kung sakaling alam niyo, okay? So anyway, according sa INCI, yung avobenzone, it is the only globally available chemical sunscreen agent na nagpo-provide ng UVA protection. Yan din daw yung pinakaginagamit na UVA sunscreen in the world. Ang problema lang sa avobenzone, hindi siya photostable. Meaning, once na na-expose siya sa araw, nababawasan yung effectiveness niya. Actually, according to Wikipedia, 36% daw yung nababawas sa UV absorption capacity niya kapag na-expose na siya sa sunlight in just 1 hour. At yes, yan daw yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangang i-reapply nyo yung sunscreen nyo every 2 hours. So, para maging stable daw yung ingredient na avobenzone, kinocombine siya sa ibang mga UV filters kagaya ng octocrylene. Ang kaso, hindi daw good idea na i-combine ng avobenzone sa mga mineral sunscreens katulad nga ng titanium dioxide tsaka ng zinc oxide. Actually, sa US nga daw, talagang flat out pinagbabawal yung pag-combine ng mga mineral sunscreen sa avobenzone kasi once na pinag-combine mo sila, nagiging unstable yung avobenzone. Pero katulad ng titanium dioxide, meron ding good safety profile si avobenzone. Non-irritating din siya, pero ang pinapayagan lang na level or percentage ng concentration niya, sa Europe 5%, tapos sa US 3% lang. So dito na pumapasok yung isa sa mga tanong ko about this product dito sa Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen na to. And I am asking this seriously and genuinely, not to bash the brand or the company ha. Talagang curious lang ako kasi again, hindi natin alam kung paano dinevelop, finormulate itong product na to, ganyan. So si Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen, pareho siyang merong titanium dioxide tsaka nga yung avobenzone. At kung nagiging unstable lang si avobenzone kapag kakinumbine mo siya sa titanium dioxide, necessary pa ba na merong avobenzone itong product na to? Again, mga curiosity ko lang to ha, based sa mga na-research ko. So kung merong makakasagot nun, maraming salamat po. Talagang gusto ko lang malaman. Anyway, dito na tayo sa third UV filter nitong sunscreen na to, and that is the ingredient called octocrylene. Actually, dahil sa ingredient na yan, kaya gumawa ako agad ng TikTok video about this premium brightening sunscreen ng
fair skin. Naintriga kasi ako sa kanya dahil nabasa ko sa isang FB beauty group na merong nagsabi doon na hindi na daw siya gumagamit nitong sunscreen na to just because meron siyang octocrylene. Tapos, meron din namang nag-share doon na isa pang commenter ng article about octocrylene na sinasabi niyang merong advantages at disadvantages yung ingredient na yon, and okay lang daw sa kanyang gumamit ng product na merong octocrylene as long as FDA approved siya. So, naintriga ako doon sa comment thread na yon, at dahil doon, nag-research ako about that ingredient, and I even consulted my friend na board certified dermatologist para makasiguro ako kung talagang safe bang gamitin ang product na merong octocrylene. So, according to Dr. Fatima Kalimag or Dr. Patty, safe naman daw in general yung ingredient na octocrylene as long as hindi ka lang allergic sa kanya. At para malaman mo kung allergic ka sa ingredient na yon o kung anumang ingredients, eh ang gagawin mo, talagang either gagamitin mo siya or magkoconduct ka ng skin patch test. Pero syempre, mas recommended na mag-skin patch test ka muna. Actually, sa lahat ng skincare products na gagamitin ninyo, bago nyo siya, you know, tuluyang gamitin ng tuloy-tuloy, mag-skin patch test kayo muna. At sabi rin ni Dr. Patty, at according din sa ibang mga articles na nabasa ko, according sa FDA, concentrations up to 10% ng octocrylene ay safe daw gamitin. So ano ba kasi si octocrylene? So according to INCI Decoder, it is an oil-soluble chemical sunscreen agent. It mainly absorbs UVB radiation daw and short wavelength ng UVA. Hindi daw ganun ka-strong yung protection niya on its own, pero mas photostable siya. Kaya nga si octocrylene, kinocombine siya sa ibang mga UV filter na hindi photostable, kagaya nga ng avobenzone, para maging mas stable sila. Generally, safe naman daw talagang gamitin si octocrylene. Ayun nga, kailangan lang mag-skin patch test ka muna para malaman mo kung allergic ka ba sa ingredient na yun or dun sa kung anumang ingredient ng product na yun, diba? Pero alam nyo, meron din akong nabasang articles na yung octocrylene hindi daw siya advisable sa mga pregnant women, sa mga buntis. Pwede daw kasing maapektuhan nitong octocrylene yung estrogen levels at pwede ring maapektuhan yung babies. At saka kahit daw mababa lang yung toxicity niya, mas okay pa rin daw na iwasan ng mga buntis yung octocrylene. And that raises my next question na again, curious lang talaga ako. If octocrylene is advised to be avoided by pregnant women, how come na kiniklaim ni Fairy Skin na safe for pregnant and lactating mommies? I mean, mababa lang ba yung concentration ng octocrylene na nilagay nila dito sa premium brightening sunscreen nila kaya sinasabi nilang safe sa mga buntis? Again, curiosity lang, at syempre gusto nating lahat na gumagamit nito na safe tayo, diba? Also, it is always, always, always better to consult your OB or your physicians first para makasigurado kayo kung talagang safe ba gamitin ng isang particular na product. So, dito na tayo sa pang-apat na UV filter nitong sunscreen na to. At again, babasahin ko siya sa notes ko kasi ang haba ng pangalan, dai. So, it is called the Ethyl Hexyl Methoxycinamate. Again, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. So, this ingredient daw ay tinatawag din na octinoxate, and thank God kasi madaling bigkasin yun. So, gagamitin na lang natin yung term na octinoxate, okay? So, according sa INCI, yung octinoxate daw is a clear oil-soluble liquid that is the most commonly used na chemical sunscreen. Ang kaso, yung octinoxate, yung UVB radiation lang yung na-absorb niya, hindi yung UVA. Kaya mas maganda daw na merong kasamang UV agent yung octinoxate na merong protection against UVA. Tapos, si octinoxate, hindi rin daw siya ganun ka-stable. Kapag ka na-expose daw siya sa sunlight, nababawasan yung effectiveness niya, like 10% daw yung nababawas within just 35 minutes. So, kinocombine talaga si octinoxate sa ibang ingredients para mas maging stable siya at magkaroon siya ng broad spectrum protection. Overall, considered na safe naman daw itong ingredient na to, pero kung gusto nyo lang talagang mapunta sa super safe na side, eh mas okay pa rin daw iwasan ito ng mga pregnant women tsaka ng mga bata under 2 years old. Kaya ayun nga guys, yung mga curiosity ko, yung mga tanong ko, kung bakit nila kiniklaim na safe itong gamitin ng mga pregnant women kung meron siyang ingredients na pinapaiwasang gamitin ng mga buntis. Again, hindi natin alam yung formulation kung paano siya talaga dinevelop, kung paano talaga ginawa itong sunscreen na to, kung gaano kababa or kung gaano kataas yung concentration ng mga ingredients na yon na nilagay dito sa sunscreen na to. Also, hindi naman bibigyan ng product notification ng FDA itong product na to kung hindi siya safe, di ba? So, aside from those 4 UV filters, meron din daw Centella Asiatica itong sunscreen na to. At yung Centella Asiatica or
sika ay kilalang ingredient na merong soothing and calming properties at anti-inflammatory din siya. So, meron din daw na licorice root extract itong product na to at yun yung responsible dun sa brightening or whitening effect niya. So, kung gusto nyo pang makita yung ibang ingredients itong product na to at kung gusto nyo silang mapag-aralan, ilalagay ko yung link ng INCI decoder sa info box below. Okay, so dito na tayo sa naging experience ko dito sa Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen tsaka kung ano yung effect niya sa akin. Diba, ang sabi nila, meron daw siyang instant tone-up effect tsaka wala siyang white cast. At yes, totoo yung claims na yon. Once na in-apply mo siya, makikita mo instantly matotone up o mababrighten up yung skin mo, yung complexion mo. Totoo rin yung claims na non-sticky at lightweight itong sunscreen na to. Hindi siya malagkit sa balat, alam mo yon, tsaka madali siyang ma-absorb ng skin ko. Kahit marami akong ilagay, hindi siya yung tipong maglalapot or magiging mabigat or malagkit sa mukha mo. When it comes to its moisturizing effect naman, well, depende sa current skin condition ko. Meron kasing times na yung balat ko parang dry, dull, dehydrated siya. So kapag ganun yung skin condition ko, gumagamit pa ako ng separate na moisturizer. Pero may times din naman na kapag okay yung skin condition ko, ay enough na yung moisture na nabibigay sa akin itong sunscreen na to. So guys, kahit na suitable for all skin types itong sunscreen na to, listen to your skin pa rin kung ano yung kailangan niya. Doon naman sa intense whitening effect niya, wala akong comment dyan. No comment, kasi hindi naman consistent yung paggamit ko sa kanya. Hindi naman araw-araw yung paggamit ko sa kanya. So hindi ko makikita kung mag-e-effect yung pagputi niya sa akin, ano? Kasi iba-ibang sunscreen din naman yung tinatry ko, yung ginagamit ko. So sa mga tao dyan na consistent yung paggamit dito, anong masasabi niyo? Share niyo naman, pumuti ba kayo? Pero alam niyo, ito lang yung masasabi ko. Pagka ginamit ko tong sunscreen na to, kahit na ilang oras na yung lumipas, alam mo yung parang ang aliwalas pa rin tignan ng mukha ko. So ako, meron akong combination skin type. So nag-oily talaga sa T-zone ko. So kahit na nag-oil up ako sa parts na yon, bright pa rin or maaliwalas pa rin tignan yung mukha ko. Alam mo yon, somehow fresh ka pa rin. Talagang toned up pa rin yung skin ko. And then ayun, walang naging masamang effect sa balat ko itong Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen na to. Hindi ako nag-breakout, hindi ako nagkaroon ng mga dry patches, hindi namula, hindi nagka-rashes yung skin ko. Kasi base dun sa mga nag-comment sa TikTok video ko about this sunscreen, hindi daw nag-effect sa kanila kasi tinubuan daw sila ng mga pimples, ganyan. Hiyangan talaga when it comes to using skincare. Overall guys, okay na okay para sa akin itong Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen. I mean, maganda yung effect niya sa akin. I love the packaging. Gusto ko yung tone-up effect niya kasi I really love tone-up creams. Sobrang lightweight niya. Ang gaan-gaan niya sa mukha. Hindi siya malagkit. Hindi ka maglalapot sa sunscreen na to. Tapos, yung pinakamaganda dyan, ayun nga, meron na siyang SPF 50 PA++++ Broad Spectrum. Pero yun nga, may mga questions lang talaga ako dahil sa curiosity ko, dahil dun sa mga nabasa ko. So, kung meron nga talagang makakasagot ng mga tanong ko na yon, mas maganda. So, thank you so much po in advance kung merong makakasagot ng mga tanong ko na yon. But yeah, that's it for my review on this Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen. Sana sa mga curious dyan kung okay ba itong product na to, kung nagdadalawang isip kayo, kung bibili nyo ba siya, sana nakatulong po sa inyo itong video na to na makapag-desisyon, okay? At sana meron po kayong natutunan sa mga information na shinare ko sa inyo. So, ugaliin nyo rin mag-research, magbasa, para malaman nyo kung okay ba yung mga skincare products na gagamitin or ginagamit ninyo. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood, and please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this, and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching, and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!